bago tayo magsimula mga kaninuno, simpleng katanungan lang para sa lahat. Napapansin ko kasi na medyo kaunti ang mga listeners natin ngayon, pati na din yung mga nagko-comment. Kaya tatanungin ko kayo kung sakaling mag-upload tayo mamayang gabi, game pa ba kayo? Kasi baka nagsasawa na kayo sa ating kwento. Hashtag letter A kung oo at hashtag letter B kung hindi. Kayo nang bahalang humusga mga kaninuno. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Wika ni Mang Dario, naglakad ito papunta sa lalaki habang si Maso naman ay hindi mapakali. Sumasaglit siya ng lingon kay Mang Dario kasabay ng pag-iling. Ngunit, nagmatigas si Mason. Nagpatuloy siya sa pagsunod kay Mang Dario hanggang sa makalapit sila doon sa lalaki. Hindi nga nagkamali si Mang Dario sa kanyang hinala. Kapatid nga ni Wilson ang lalaking ito. Kitang-kita ang galit sa mukha ng lalaki. Paulit-ulit na bumubuka ang bibig nito ngunit wala namang lumalabas na boses. Hanggang sa nagsalita na si Mang Dario. Hoy, anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba tatalabyang kulam? Alam mong hukluban ako, hindi ba? Sinabi yan ng kapatid mo bago mamatay. Saka, binabato mo ba ako ng orasyon? Nakakatawa ka, iho. Wika ni Mang Dario. Bagyang napaatras ang lalaki at nanlaki ang mga mata. Okay, tamo na. Sobrang tapang mo kanina tapos ngayon natatakot ka na. Sige lang, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Wika ni Mang Dario habang papalapit doon sa lalaki. Hanggang sa nakaramdam si Mang Dario ng pagbigat ng kanyang katawan. Napahinto siya at napatukod sa kanyang tuhod. Hiningal si Mang Dario. Napansin ito ni Mason kaya kaagad siyang lumapit upang suriin ang matanda. Nanlaki ang mga mata ni Mason dahil napansin niyang nagdudugo ang tenga ni Mang Dario at pagharap sa kanya ng matanda ay pulang-pula na ang mga mata nito. Teka, Mang Dario, ano pong nangyari sa inyo? Wika ni Mason. Umubo si Mang Dario at marahang tumayo. Kitang-kita sa kanyang itsura ang matinding paghihirap. Malakas ang isa to. Marahil ang kumulam sa kapatid ko ay yang ding lalaking yan. Ngayon pa lang ako nakaranas na tinablan ako ng kulam. Siguro marahil sa katandaan ko na din. Wika ni Mang Dario. At ilang sandali lang ay biglang tumawa ang kapatid ni Wilson. Ano bang sinasabi mo, hukluban? Bakit? Porket ba may katangian ka? Hindi ka natatablan ng mga gamit ko. Tama nga yung sinabi ng kapatid ko, delikado ka nga. Pero, kataga ng demonyo ang gamit ko para patumbayin ka. Nga pala, hindi pa ako nakakapagpakilala. Alan ang pangalan ko. Itatak mo yan sa isip mo bago ka mamatay tanda. Wika ni Alan. Tumingin si Mang Dario kay Mason at nagudyat ng tango. Nakuha kaagad ng binata kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Hindi na nagsalita pa si Mason. Walang takot niyang hinawakan ang laso ni Mang Dario at lumapit kay Alan. Aba, magpapakamatay yata tong isang to. Wika ni Alan. At matapos nun ay muli niyang ibinuka ang kanyang bibig. Kaso nga lang, bigla siyang nataranta dahil wala siyang napansing reaksyon sa mukha ni Mason. Hindi tatalab sa akin yung orasyon mo. Halika nga dito. Pagbabayaran mo yung ginawa mo kay Mang Dario. Wika ni Mason. Hinawakan niya sa balikat si Alan at ipinahid ang lason sa mukha nito.
Nag-alala si Mang Dario sa ginawa ng binata dahil mali ang prosesong ginawa ni Mason. Nahawakan niya ang lason, kaya't delikado din ang kanyang buhay. Nako, nako, nako! Mali yung ginawa ng batang to, baka madamay pa siya sa lason. Wika ni Mang Dario. Pagbitaw ni Mason kay Alan, kitang-kita niya ang pagsuray ni Mason patungo sa gilid ng kalsada. Habang si Alan naman ay animoy na bulunan, sigaw ito ng sigaw sa sakit, hanggang sa bigla na lang natumba. Batid ni Mang Dario na tumalab na ang lason, ngunit maging si Mason ay nadamay din. Paika-ikang lumapit si Mang Dario kay Mason, tumitirik na ang mga mata nito. Ilang sandali na lang ay babawian na siya ng buhay. Kaagad hinampas ng malakas ni Mang Dario ang dibdib ni Mason na siyang ikinasigaw ni Mason dahil sa sakit. Mabilis na ipinainom ni Mang Dario ang gamot doon sa lason, hanggang sa bigla na lang pumikit ang mga mata ng binata. Nataranta si Mang Dario ng sandaling ito. Nako, hindi ko na ata naabutan. Nalagutan na ata ng hininga. Iho! Iho! Gumising ka, Iho! Wika ni Mang Dario. At ilang sandali lang ay biglang huminga ng malalim si Mason. Tumagilid ito at sumuka ng sumuka. Dito na gumaan ang pakiramdam ni Mang Dario. Ayan, sige. Isuka mo lang. Isuka mo! Nako, akala ko sa hinliliit mo nilagay yung lason, eh sa buong palad mo pala. Delikado yun, Iho. Ayan, natalsikan maging yung mukha mo. Naku, bata ka, hindi ka nag-iisip. Wika ni Mang Dario, at nang sandaling ito ay nawala na ang bigat ng katawan ni Mang Dario. Sa kadahilanang wala na ang nagbigay ng sumpa sa kanya. Patay na si Alan. Ilang oras ang lumipas, nanatili sila doon sa lugar bago tuluyang bumalik sa normal si Mason. Madaling araw na nang makaalis sila, hindi na ginalaw ang bangkay ni Alan at hinayaan na lang sa daan. Pagkarating nila sa lugar ng liloan, umaga na. Hindi pa dumadating ang pamilya ng kapatid ni Mang Dario. Hindi siya mapakali ng sandaling ito. Kinakabahan siya na baka hindi si Alan ang kumulam sa kapatid niya. Hanggang sa sumapit na ang tanghali, hindi pa rin bumabalik sa tahanan ang pamilya ni Ruben. Ilang sandali pa ang lumipas, dumating ang isa sa mga anak ni Ruben. Nakita ni Mang Dario na balisa ang mukha nito at namamaga ang mga mata. Kaagad na lumapit ang bata kay Mang Dario nang makita niya ito. Yumakap siya at humagulgol ng iyak. Bumagsak ang balikat ni Mang Dario dahil alam niya na ang nangyari sa kanyang kapatid. Ilang sandali pa, nagsalita na si Jojo. Tiyo, si Papa po nasa punerarya ng ospital eh. Patay na po si Papa eh. May lumabas na maraming insekto po sa bibig ni Papa. Ang sabi daw po sa ospital, baka kinulam daw po eh. Nagkagulo pa nga po dun eh. Wika ni Jojo, habang si Mang Dario naman ay hinahapuhap ang ulo ng pamangkin. Sige na, Apo. Tumahan ka na. Nandito lang ako. Humanda kayo sa akin. Humanda kayong mga mangkukulam kayo. Uubusin ko yung pamilya nyo. Pagkarating ng kabaong ni Ruben doon sa lugar, kitang-kita ang labis na paghinagpis ng buong pamilya. Hindi naman na nagpakita pa si Mang Dario at nanatili na lang sa kanyang tahanan. Iwasan kong magkaroon ng hinala ang pamilya, Iho. Tiyak na magkakaroon ng ideya ang asawa ng kapatid ko. Duda siya sa mga kinikilos ko bago ako umalis ng bahay nila. Wika ni Mang Dario kay Mason. Edi, kung ganun po, ano pong gagawin natin, Mang Dario? Mas lalong malalagay sa panganib yung buhay nila ngayon.
Lalong lalala po yung sitwasyon. Wala tayong ideya kung sino sa pamilya ni Wilson ang pumatay kay Robin. Tugon ni Mason. Nang sandaling ito ay gabi na, nasa likod sila ng tahanan. Dito matatanaw ang buong lunsod ng Liloan, pati na rin ang konstelasyon. Yan din ang nasa isip ko, iho. Ay nako, hindi bale. Kahit sino pa ang manggaling sa mga kamag-anak nila, maiging patay na natin kaagad, basta maramdaman nating mangkukulam. Wika ni Mang Dario, hindi naman na nagsalita pa si Mason. Bigla niyang naalala ang kalagayan ng kanyang anak at asawa. Kasalukuyan itong naninirahan doon sa talisay, kasama ng kanyang mga magulang. Wala itong balita tungkol sa kanya. Nag-aalala si Mason na baka lumawak ang kaguluhan. Maliban pa sa angkan nila Jerry, dumagdag pa dito ang angkan ng mga mangkukulam. Mang Dario, hindi ko po alam kung magugustuhan niyo po yung sasabihin ko. Gusto ko po sanang puntahan yung pamilya ko sa May Talisay. Natatakot po ako para sa kanila eh. Lalo na malapit po yung Labongon sa Talisay. Kagaya po nung nabanggit niyo, aalamin ng mga mangkukulam ang koneksyon ko. Kasi po, alam nila na hindi ako tinatablan ng kulam. Sa palagay ko po, sa pamilya ko sila babawi. Pagpapaliwanag ni Mason. Tumango ng ilang beses si Mang Dario, naglakad papunta sa isang malaking bato at naupo. Kung sa bagay, iho, tama ka. Hindi kita hahadlangan sa anumang gagawin mo. Naninibago ako sa sarili ko, iho. Kung ituring kita, higit pa sa anak ko eh. Samantalang dati, sobrang sama ako. Wala akong sinasanto kahit sino tinatabla ko. Pero ngayon, kakaiba. Marahil malaki ang naitulong ng mga prinsipyo mo, kaya unti-unti akong nagbabago. Hindi bwedo, kung pupuntahan mo ang pamilya mo, sasama ko, para makasigurado. Kung sakaling may maganap man, o kung may magaganap man, matutulungan kita. Ay, naku talaga. Ano kayang meron ka na wala sa iba at unti-unti mo kong nababago? Wika ni Mang Dario, nakaramdam ng saya si Mason nang marinig niya ang mga sinabi ng matanda. Maraming salamat po. Siguro po, bukas po umalis na po tayo. Sakto, kaarawan po kasi ng nanay ko eh. Wika ni Mason. O sige, walang problema, pero hindi ako magtatagal ha. Dadalaw ako sa libing ng kapatid ko eh. Sa susunod na linggo na ang libing. Saka kailangan ko ding masigurado ang kaligtasan ng pamilya ng kapatid ko. Wika ni Mang Dario. Nagtaka noon si Mason kung bakit sa ibang pamilya nag-aalala si Mang Dario. Samantalang maaari ding malagay sa peligro ang sarili niyang pamilya. Ngunit hindi na nagtanong pa si Mason. Dahil tiwala siya sa kakayahan ng matanda. Marahil nakagawa na ito ng maraming pangontra para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kinabukasan, ganun na nga ang nangyari. Maaga silang umalis upang magtungo sa talisay. Hindi na sila dumaan doon sa gubat. Sumakay sila ng jeep doon sa may main road. Pagkarating nila sa Labongon, itinuro ng matanda kung saan ang daan patungo sa bahay ng mga mangkukulam. O iho, dyan. Dyan ang daanan patungo ng Guadalupe, sa hangganan ng Labongon. Doon kasi tayo dumaan sa bukid nung nakaraan, kaya mahirap tuntunin sa mismong highway. Wika ni Mang Dario, tumango lang si Mason sa kanya. Ilang sandali ay nakarinig sila ng talisay. Sumakay pa sila ng habal-habal patungo sa tangke. Pagkarating sa mismong lugar, biglang nagsalita si Mason. Mang Dario, yan po yung bahay namin. Wika ni Mason habang nakaturo sa isang bahay. Napansin ni Mang Dario na malapit ang bahay ng mga magulang ni Mason sa dagat. Kitang-kita na ang dalampasigan sa hindi kalayuan. Ang bahay ay simple lang. Isang palapag at karaniwang bahay probinsya.
Gawa lang ito sa kahoy at pawid ang bubungan. Bago pa sila tuluyang makalapit doon sa lugar, sinalubong sila ng nanay ni Mason. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Maning. Oh, Mason, ikaw na ba yan? Ay, ikaw nga. Ay, teka, sino itong kasama mo? Wika ni Maning. Nagmano si Mason kasabay ng pagwiwika ng Anay, si Mang Dario po. Nga pala, nasan po si Erma? Saka nasan po si Tatay? Maligayang kaarawan po pala, Nay. Wika ni Mason. Ay, maraming salamat, anak ha. Eh nga pala si Erma, umuwi ng Santander kasama ang anak mo. Eh hindi ka kasi matees, kaya umuwi. Yung tatay mo naman, nandun sa dalampasigan kinukumpone yung bangka niya. Ay alam mo ba, kaninang umaga natumba yung tatay mo, eh parang dahil sa pagod siguro. Pero nagpumilit pa rin na umalis, kaya hindi ko napinigilan. Uwi ka ng kanyang ina. Matapos nilang marinig ang lahat ng sinabi ni Nanay Maning, nagkatinginan sila ni Mang Dario. Halata sa mukha ni Mang Dario ang malalim na pag-iisip. Pagpasok nila ng tahanan, napansin ni Mason na may talsik ng dugo sa gilid ng pintuan. Kaagad niyang naisip na baka nagkatay ng manok ang nanay niya. Aba, may handa po pala kayo, Nay. Ilang manok po yung kinatay niyo? Wika ni Mason. Ano ka mo, manok? Ay inaantay ko pa ang tatay mo. Pagbalik niya, saka pa lang ako bibili ng makakain. Tugon ng kanyang ina. Dito na kinabahan si Mason at tumingin sa dalampasigan. Hinanap niya ang kanyang ama. Bigla namang nagsalita si Mang Dario. Iho, may nangyaring masama sa tatay mo. Delikado ang buhay niya. Wika ni Mang Dario. Halos sumabog ang ulo ni Mason nang dahil sa takot. Kaagad siyang nagtungo sa may dalampasigan, habang si Mang Dario naman ay tinitignan ang buong kapaligiran habang sinusundan si Mason. Ilang sandali pa ay napatakip na lang ng bibig ang binata nang makita niya ang tatay niya na nakatuwad sa loob ng bangka. Wala na itong buhay. Hinawakan pa ni Mason ang kamay nito na sobrang putla. Lumuhod sa buhangin si Mason. Paulit-ulit na sinuntok ang gilid ng bangka habang humahagulgol. Yawa ka! Mga pesteng mangkukulam! Wika ni Mason. Habang si Mang Dario naman ay naupo sa katig ng bangka. Hawak niya ang kanyang ulo habang nakayuko. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang nanay ni Mason. Nang malaman niyang patay na ang asawa, bigla itong hinimatay. May iilang tao ang nakapansin sa kanila at kaagad na tumulong. Mabilis na dinala sa ospital ang nanay at tatay ni Mason. Ngunit sa kasamaang palad, maging ang nanay ni Mason ay namatay dahil sa atake sa puso. Parang sinukluban ng langit at lupa si Mason ng sandaling ito. Sobra-sobra ang kanyang paghihinagpis. Dalawa sa pinakamahal niya sa buhay ang sabay na nawala. Nabalot ng puot at galit ang isipan ni Mason. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit pa sila nagkakilala ni Mang Dario. Samantalang si Mang Dario naman, iniwasan munang kausapin si Mason. Hinayaan niya itong maghinagpis at mailabas ang sama at sakit ng kalooban. Magkasabay ang lamay ng kapatid ni Mang Dario, pati na din ang mga magulang ni Mason. Samot-sari ang laman ng isipan ng matanda, kaya't napag-isip-isip niya na layuan muna si Mason. Hanggang sa dumating ang isang gabi, unang lamay para sa magulang ni Mason, naupo siya sa isang banda. Malapit ito sa labi ng kanyang mga magulang. Nakatulala ang binata habang walang humpay sa pagtulo ang mga luha. Aiho,
Pasensyahan mo na kung iistorboin kita sandali. Iiwanan muna kita pansamantala. Kailangan kong balikan ng pamilya ng kapatid ko. Nga pala, lubos akong nakikiramay. Iiwan ko muna sa iyo ang mga gamit. Babalik din ako kagad. Mahinang bulong ni Mang Dario, ngunit hindi kumibo si Mason. Nanatili lang siyang nakatulala. Tumango si Mang Dario at umalis. Ngunit ang hindi niya alam ay sumunod pala sa kanya si Mason. Mag-iingat po kayo, Mang Dario. Ako na pong bahala dito. Asahan niyo pong pupuntahan ko ang mga salarin. Wika ni Mason. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dario dahil sa kanyang narinig. Napakaseryoso ng pagbitaw ng salita ni Mason. Kinakabahan ang matanda sa maaaring mangyari. Alam niya sa kanyang sarili na wala sa tamang pag-iisip ang binata. Dito na mas lalong gumulo ang isipan ni Mang Dario. Humarap siya kay Mason at seryosong nagwika nang, "Kung yan ang takbo ng isipan mo, iho, ngayon din ay dadamayan kita. Huwag na nating patagalin pa dahil baka marami pang madamay. Ubusin na natin ang lahi ng mga mangkukulam." Wika ni Mang Dario, kitang-kita ang galit sa mukha ni Mason. Tumango ito at mabilis na kinuha ang mga kagamitan. Inisip noon ni Mang Dario na buwis buhay ang kanilang gagawin, lalo pat pinaghandaan sila ng mga mangkukulam. Pagbalik ni Mason, daladala ang mga kagamitan. Kaagad na silang umalis sakay ng habal-habal. Sinabi ni Mang Dario doon sa driver na idiretso sila sa may Labongon. Hinatid sila doon sa lugar. Ngunit bumaba sila ilang distansya ang layo doon sa bahay. Nang sandaling ito ay malalim na ang gabi. Kita sa mukha ng dalawa ang sobrang pagod dahil ilang araw nang walang painga. Sobrang tahimik doon sa lugar. Wala kahit isang tindahan ang nakabukas, maliban na lang sa mga naglalako ng balot. "Iho, mahirap ang labanan kapag distansya. Pero kung ikaw, may laban ka dahil may gamit ka. Mapapasubok siguro ako sa paggamit ng bulong. Kaso baka hindi umubra. Pinaghandaan tayo ng mga mangkukulam. Alam mo ba, iho, ang ilan sa mga ginagamit ng mga mangkukulam ay lason din. Pinapalakbay nila ito gamit ng kanilang mga alaga. Gumamit ako ng bulong noon. Kaso, iba-iba ang nalalason. Wala kong ideya kung paano tumawag ng alaga. Hindi ko masigurado yung taong lalasonin eh. Gumagala lang yung binibitawan kong orasyon kung sino-sino yung tinatamaan. Mabuti na nga lang noon nung ginamit ko yung bulong. Eh, lason lang ng kamatis yung inilagay ko. Pagsusuka lang ang mangyayari. Ilang araw ay gagaling din." Pagpapaliwanag ni Mang Dario. "Mang Dario, hindi na po kakailanganin yung bulong mo. Ako na mismo ang haharap at ipaparamdam ko sa kanila ang sakit na nararanasan ko ngayon." Wika ni Mason. "Ganon din naman sila, iho. Nawalan din sila ng mahal sa buhay. Ang isipin mo ay hindi pag-iigante. Kung hindi, yung palagi mong sinasabi sa akin, napapatay lang tayo ng masasamang tao. Naiintindihan mo ba ako?" Wika ni Mang Dario. Ngunit hindi makita sa mukha ni Mason ang pagsang-ayon. Wala siyang pake sa mga sinabi ng matanda. Nagkikiskisan ang ngipin niya nang dahil sa gigil. Nakatitig lang siya sa direksyon ng bahay ng mga mangkukulam. "Ano pang iniintay natin? Lumapit na po tayo. Puntahan na po natin yung bahay nila." Wika ni Mason. "Ay nako, iho. Maging ako hindi mo na nire-respeto. Maghulos dili ka. Mag-aantay tayo ng pagkakataon. Hindi pwedeng magpadalos-dalos. Alam kong nag-aabang sila sa atin." Wika ni Mang Dario. Ngunit tinitigan siya ng masama ni Mason. "Mang Dario,
Sa tingin mo ba, madadamay kami kung hindi dahil sa'yo? Ngayon sagutin mo ko kung dapat ba kitang irespeto. Ha? Kung ayaw mong sumama, dito ka lang. Duwag! Wika ni Mason na siyang ikinagulat ni Mang Dario. Sinasabi ko na nga ba, darating at darating ang panahon na magbabago si Mason. Kung sa bagay, mahirap talagang pigilan ang sarili kapag naunahan ang damdamin. Wika ni Mang Dario sa kanyang sarili habang nakasunod ng tingin kay Mason. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang binata hanggang sa makarating siya malapit sa bahay. Nag-iisang bahay lang ito sa isang malaking lote. Hindi huminto si Mason hanggang sa may lumabas na dalawang lalaki. Meron pang isang matandang babae sa kanilang likuran. Ito yung dalawang kapatid ni Wilson at yung matanda ay nanay nila. Bumubuka ang bibig ng matanda habang yung dalawang lalaki unti-unting lumalapit kay Mason. Whew! Ayos mga idolong kaninuno. Kaunting opinion para sa kwento, grabe talaga kapag ano no, kapag nabalot tayo ng poot, kapag nakaramdam tayo ng sakit. Talagang gusto nating maghigante sa nagawa sa atin. Kalimitan, hindi na kokontrol ng tao ang kanilang sarili kapag sobrang galit na, kapag punong-puno na yung nararamdaman. Ano kayang mangyayari mga kaninuno? Lalo pat parang nagbabago yung ugali ni Mason. Ano kayang gagawin ni Mang Dario? Alamin natin yan sa susunod na yugto ng ating kwento. Maraming salamat mga kaninuno. Paalam. Bye!